Kinaumagahan, sa pag-umpisa ng misa, naging abala naman si Pekto sa pag-aayos ng mga halaman at mga estanteng pinagtitirikan ng kandila. Marami noong taong nagsisimba na nag-aalay ng kanilang mga sariling intensyon sa Ama. Habang pinagmamasdan ni Pekto ang mga ito, napapansin niyang ang iilan sa mga batang naglalaro sa bakuran, pawang may mga sakit kung iyong titingnan. Maliban sa butot balat nitong katawan, may mga pantal din ito sa balat na animoy kinukubli ng kanilang mga kulay. Nang hindi na maatim ni Pekto ang mga bagay na kanyang nakikita, nagpasya siyang lumapit sa isang magulang ng bata. Ale, matanong ko lang, may sakit po ba ang anak ninyo? Bakit napakarami niyang pantal sa katawan? Naipatingin niyo na ba siya sa manggagamot? Mahinahong tanong ni Pekto sa ina ng bata. Pagkarinig ng babae sa kanyang sinabi, maamo itong tumingin sa kanya habang inilalahad ang mga bagay na nangyari sa kanyang anak. Ayon sa babae, wala na umanong sakit ang kanyang anak dahil napagaling na ito ng isang manggagamot. Nang marinig ito ni Pekto, hindi naman siya naniwala sa sinabi nito dahil kitang-kita ng kanyang dalawang mata ang lumalalang sakit ng bata. Dagdag pa ng babae, pabalik-balik lang umano ang sakit ng kanyang anak sa tuwing kumakain sila ng mga gulay na nabibili nila sa merkado. Ang tanging iniisip na lamang ng babaeng yon, marahil ang kanyang anak ay merong sakit na kaugnay sa pagkain ng gulay na hindi natatanggap ng katawan nito. Matapos siyang mapag-alaman ni Pekto, malumanay niyang tiningnan ng babae habang inilalahad na hindi dahil sa gulay na kanilang kinakain ang gagaling ang sakit nito, bagkus ay sa kung ano ang nilalaman ng gulay na yon. Manang, pwede po bang magdala kayo dito ng gulay galing merkado? Kahit isa lang po, titingnan ko lang. Wika ni Pekto matapos nilang mag-usap. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali din naman niyang nilisan ang kinaroroonan ng babae upang maipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang natapos ang simba. Paglabas ni Padre Dama sa simbahan, dali-dali naman niya itong nilapitan habang inilalahad ang kanyang natuklasan sa merkadong pinagpupugaran ng mga diablo at aswang. Nang marinig ni Padre Dama ang tungkol sa problemang kinakaharap ng iilan nilang kababaryo, inutusan niya si Pektong magmanman sa sentro. Kinakailangan niyang magkaroon ng impormasyon sa lugar para naman kahit papaano'y madali niyang malaman kung sino doon ang namumuno. Sige Pekto, kung gusto mo talagang kalabanin ng mga demonyo sa merkado, binibigyan kita ng kalayaan na gawin ang anuman ang iyong nais. Yun nga lang, dagdagan mo ng pag-iingat ang iyong gagawin para hindi ka mapahamak. At kung may problema ka Pekto, huwag kang magdalawang isip na lumapit sa akin dahil nandito lang ako. Wika ni Padre Dama matapos niyang marinig ang mga hinaing ni Pekto. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad sa kanya ni Padre Dama na napakaraming alipores ng mga nilalang na naninirahan sa loob ng merkado. Ilang taon na yung namamayagpag sa lugar na tila ba wala itong kahit isang kinakatakutan. Bagaman alam ni Padre Dama ang tungkol sa mga nilalang na yon, hindi niya ninais na kalabanin ang mga ito sa takot na baka pagbalingan ng galit ng mga diablo ang mga ordinaryong taong naninirahan sa lugar. Wala din siyang oras para maglunsad ng digmaan laban sa mga nilalang kung kaya't napagpasyahan niya itong hayaan na lamang. Nang marinig ni Pekto ang sinabi ni Padre Dama, tanging pagngiti at pagtangulang naman ang kanyang nagawa habang pinakikinggan ang lahat ng bagay na sinasabi nito. Ilang minuto pa ang lumipas na pagpasyahan nilang magkape sa labas ng kumbento habang hinihintay ang babaeng magdadala ng gulay kay Pekto. Bago sumapit ang takipsilim,
nasipat na nga niya ang babaeng marahang pumapasok sa simbahan. Para hindi yun maligaw sa kanyang pupuntahan, personal na niya itong sinalubong at inalalayan patungo sa kinaroroonan ni Padre Dama. Sa paglapit nila sa kinaroroonan ng pare, agad namang iniabot ni Pekto ang gulay upang maipakita sa kanyang maestro. Padre Dama, yan po yung gulay na hiningi ko kay Manang. Sigurado akong galing yan sa merkado. Pakitingnan po, baka sakaling meron kayong makita. Wika ni Pekto habang pinagmamasdan ang upong binili ng babae. Paghawak ni Padre Dama sa gulay na yon, bigla naman siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan na parabang ang buo niyang balahibo ay nagsitayuan. Nag-umpisa na ding uminit ang krus na naroon sa kanyang tagiliran, indikasyon na merong kakaibang presensya ang bumabalot sa gulay. Dala ng kanyang kuryosidad, marahan niya itong binuksan at kasabay nito ang kanyang pag-ihip dito ng sabulag. Sa pagbukas ni Padre Dama sa gulay na yon, bumungad sa kanya ang napakaraming uod na animoy nasa espiritual na anyo kung iyong pagmamasdan. Pagtanong niya sa babae kung ano ang nasisilayan nito sa nilalaman ng gulay, tanging mga ordinaryong buto lamang ang kanyang naging kasagutan. Matapos mapag-alaman ni Padre Dama na hindi nasisilayan ng mga ordinaryong tao ang kanyang nakikita, napagpasyahan niyang huwag na lamang itong ipaalam upang hindi yun magdulot ng anumang takot sa kanilang mga kababaryo. Habang hindi pa noon nagsasalita si Pekto, inutusan na niya itong gabayan ng babae papalabas ng simbahan para makauwi na sa kanilang tahanan. Sa pagbalik ni Pekto sa kinaroroon na ni Padre Dama, halos lumuwa na ang mga mata nito dahil sa kanyang mga nakita. Hindi na kasi maliliit na insekto kagaya ng mga langaw ang lumalabas sa gulay, bagkus ay mga nagsisilakihang mga alupihan at bangaw. Habang pinagmamasdan ni Pekto ang mga insekto, panay naman ang kanyang pagtanong sa pare kung bakit hindi yun nagagawang makita ng babae. Hindi talaga yan makikita ng kanilang mga mata, Pekto. Alam mo naman, matatalino ang mga aswang. Hindi sila gumagawa ng anumang bagay sa isang komunidad nang hindi nila ito napag-iisipan. Kagaya ng mga magnanakaw, kapag nagawa silang madiskubre o mapag-alaman ng kanilang mga ginagawa, kusa silang lalayas sa lugar para maghanap ng panibagong tahanan at lugar na maaaring mapagkunan ng kanilang mga pagkain. Paliwanag ni Padre Dama kay Pekto. Dagdag pa nito na masyadong sensitibo ang mga nilalang sa kanilang pagkakakilanlan, lalong-lalo na ang mga mambabarang at mga aswang. Matapos marinig ni Pekto ang paliwanag ni Padre Dama, dali-dali naman niyang kinuha ang basurahan upang tipunin at ilagay roon ang mga nagkalat na insekto. Habang pinagmamasdan siya ng pari sa kanyang ginagawa, panay naman ang pagsasalita nito ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang iwasan sa merkado. Inilahad din itong may mangilan-ngilang gabunan sa lugar na masyadong mapanganib para sa kanya kung hindi niya nanaising magdoble ingat sa kanyang gagawin. Huwag po kayong mag-alala, Padre. Sigurado na ako ngayon, magagawa ko na silang lipulin. Hindi rin biro ang pagsasanay na aking pinagdaanan sa mga kamay nila Maestro Uron at Tandang Ismo. Seryosong wika ni Pekto matapos niyang marinig ang pangaral ni Padre Dama. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang tumungo sa baryo kung saan naroon ang merkado. Pagdating niya sa sentro, bumungad sa kanya ang iilang mga taong nag-uumpisa ng pumasok sa lugar. Habang pinagmamasdan ito ni Pekto, hindi niya maiwasang magtaka gawa ng bakit gabi nagaganap ang malakihang pamimili sa merkado. Noong umaga kasi, halos walang katao-tao roon sa kabila ng napakaraming panindang nakasabit. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid,
Muli niyang nasipat ang mataderong may hawak-hawak na baboy na wala ng mga laman loob. Patuloy ang pagtulo ng dugo nito sa lupa na parabang hindi na nila ito pinagkaabalahang salukin. Sa muling pagsilay ni Pekto sa karning daladala nito, bumungad sa kanya ang bangkay ng isang tao na binalutan ng sabulag para magmukha itong patay na hayop. Habang pinagmamasda ni Pekto ang bangkay na yon, hindi niya mapigilang maawa dahil ang buong katawan nito ay parabang dumanas ng kakilakilabot na paghihirap bago ito tuluyang binawian ng buhay. Napakarami din itong dumi ng hayop sa buong katawan, taliwas sa paningin ng karamihan na isa itong malinis na karne ng hayop. Dala ng kuryosidad noon ni Pekto na pagpasyahan niyang sundan ito nang sa gayoy magawa niyang masilayan ang lugar nitong pupuntahan. Pagpasok niya noon sa loob ng merkado, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa iilang tindero nang marinig niyang magwika ang isa sa mga ito nang: "Kung ano man ang gusto mong palabasin, Manong, sinasabihan na kita. Huwag mo nang ituloy. Tahimik kaming namumuhay dito. Wala kaming inaabalang tao." "Tahimik? Para sa'yo tahimik ang ganitong pamumuhay? Hindi nyo ba alam? Masyado na kayong perwisyo sa baryo? Kung walang maninindigan para pigilan ang ginagawa ninyo, hanggang kailan magpapatuloy ang karumal-dumal na gawain sa lugar na ito? Pasensya na kayo. Hindi ako katulad ng iba na marunong magkibit-balikat sa mga bagay-bagay." Galit na sagot naman ni Pekto habang tinititigan ng masama ang nilalang. Nang masipat niyang akmang sasagot pa yon sa kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman niya itong binato ng tigalpo na siyang naging sanhi upang mabilisang kumalas sa katawan nito ang kanyang diwa. Pagbagsak ng katawan ng tindero, paisa-isa namang tinitigan ni Pekto ang iilang nilalang na naroon na merong halo ng paninindak. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtitig, ni isa sa mga ito hindi nagawang gumalaw o magsalita man lang. Animoy lahat ng demonyong naroon na tigalpo dahil sa ipinamalas na kakaibang abilidad ni Pekto. Matapos ang mga pangyayari, normal naman siyang pumasok sa looban ng merkado na parabang wala man lang naganap na kakaiba sa pinakaunang pwesto ng mga tindero. Habang nasa kasagsagan siya ng paglalakad, paisa-isa naman niyang nasisipat ang mga tinderong kumakatay ng karne na pasimpleng tumititig sa kanya. Hindi na muna gaanong pinansin ni Pekto ang mga ganoong kaganapan sa kadahilan ng marami pa siya noong nakakasalubong ng mga ordinaryong taong abalang-abala sa kanilang pamimili. Sa pagdating ni Pekto sa dulong parte ng merkado, bumungad sa kanya ang matador na kasalukuyang nagkakatay ng katawan ng tao. Sa bawat paggutay-gutay nito sa katawan ng bangkay, animoy wala itong nararamdamang awa na parabang ordinaryong gawain na lamang para sa kanya ang bagay na yon. Nang hindi na maatim ni Pekto ang pangyayari, buong tapang naman niyang nilapitan ng matador at walang pag-aatubiling hinawakan ang kamay nito. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, muli siyang tumingin sa pagmumukha ng nilalang habang nagsasabi ng: "Kung kumatay ka ng tao, parang hindi ka nang galing dyan, ha? Tandaan mo, minsan ka ding naging tao." Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang buong lakas nitong pagsapak sa nilalang na mabilisang tumilapon sa dingding ng merkado. Dahil sa bibihira lamang ang taong naroon kung kaya't walang nakasilay sa ginawang pag-atake ni Pekto. Dahil sa kanyang ginawa, nabulabog ang lahat ng demonyo na naroon sa paligid, maging ang mga aswang noong nagtitinda ng mga karne, natigilan sa kanilang ginagawa dahil sa kapangahasan ni Pekto na gumawa ng ganoong bagay. Ilang minuto pa ang lumipas, nasisipat na niya ang mga taong lumalapit sa kanya na siya namang nagawa niyang ipagsawalang bahala. Sa pagharap ng mga nilalang sa kanyang kinaroroonan,
walang takot naman niya itong pinagmasdan habang patuloy na nag-uusal ng kanyang mga dasal. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang atensyon ni Pekto sa isang panauhin na magarang naglalakad sa kanyang kinatatayuan. Pagsilay niya sa nilalang na yon, doon niya nakita ang isang kahindik-hindik na itsura ng isang tao na animoy lulong sa bisyo. Ayon kay Pekto, na sa unang tingin sa lalaking yon, mapagkakamalan mo agad itong nagdodroga dahil sa lubog nitong mga mata at humpak nitong mga bisngi. Hindi din gaanong kapayatan ang nilalang kung kaya't napagtanto ni Pekto na malabo itong maging aswang. Tingao! Bakit ka ba nagwawala sa lugar ko? Ano bang problema mo? Pira, bibigyan kita. Bungad na wika ng panauhin pagharap nito sa kanya. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, mabilisan naman niyang hinawakan sa ere ang lubid ng kamatayan at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip niyang paghuli sa nilalang. Matapos niyang matalian ng lubid ang nilalang na yon, buong lakas naman niya itong kinaladkad sa kanyang harapan habang nagsasabi ng, "Huwag mo akong alukin ng mga walang kabuluhang bagay! Hindi mo ako madadala sa ganyan!" Matapos makapagsalita ni Pekto, buong lakas naman niyang sinapak ang nilalang na merong basbas ng agimat ng pitong mata ng Diyos. Paglapat ng kanyang nag-aalab na presensya sa balat nito, bigla namang kumawala sa katawan ng nilalang ang kanyang mismong kaluluwa at mabilisang nagsumiksik sa lupang kanyang kinahimlayan. Matapos itong maisagawa ni Pekto, puong tapang naman niyang tinitigan ang mga nilalang na naroon habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang agimat ng pitong mata ng Diyos na nakabaon sa kanyang dibdib. Pagsilay ng mga nilalang sa kanyang agimat, bigla namang nagsipulasan ang mga ito at ang iba namang masyadong malapit sa kanya ay biglang nalusaw hanggang sa kalansay na lamang ang natira. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, napagpasyahan ni Pektong ikubli ang kanyang agimat, gawa nang maaari nitong maapektuhan ang mga ordinaryong nagpapahinga na nasa tabi ng merkado. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan niyang lumabas ng lugar upang mapagmasdan ang kasalukuyang nagaganap sa sentro ng baryo. Labis kasi siyang nababahala noon sa kadahilan ng maaaring matunugan ng mga ordinaryong nilalang ang kasalukuyang nagaganap na mga pangyayari. Maya-maya pa, bigla namang napanatag si Pekto sa kanyang paglalakad nang masipat niyang hindi nakamatsyag ang mga taong namimili ng mga gulay at karne sa merkado. Hindi na muna niya pinakialamanan ang mga binibili ng mga ito para naman kahit papaano'y hindi siya magdulot ng malaking eskandalo sa lugar. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, nasipat naman niya ang iilang mga tindero na kasalukuyang nagsisibalikan sa kanilang mga pwesto. Hindi naman niya ito gaanong pinapansin sa kadahilan ng iniisip niya din ang kapakanan ng bawat ordinaryong mamamayan sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napasipat si Pekto sa entradang pinto ng kumbento nang masipat niya ang isang unanong lalaki na marahang naglalakad papalapit sa kanyang harapan. Paglapit nito sa kanya, kalmado naman siya nitong tinitigan habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, bigla namang napangiti si Pekto habang pinagmamasdan ito nang maramdaman niya ang isang nagkukubling presensya ng demonyo. Napakaliit mong tingnan, pero alam ko hindi ka ang klase ng nilalang na dapat maliitin. Matanong ko lang, ikaw ba ang namamahala sa merkadong ito? Sa dinami-dami ng tindero sa loob, ikaw lang ang naglakas loob na kaharapin ako rito. Bungad na tanong ni Pekto sa nilalang. Nang marinig ng unano ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, bigla nitong itinuro ang isang parte ng merkado kung saan naroon ang isang lalaking nagmamasid sa kanilang kinatatayuan.
Siya ang nagmamay-ari ng merkadong ito. Tagapagsalita lamang ako. Tinatanong niya kung ano ang problema at bakit ka nagwawala dito. Sagot naman ng unano. Nagwawala? Paano akong hindi magwawala gayong nakikita kong ginagawa ninyo sa baryong ito? Sabihin mo dyan sa amo mo, hindi ko na pinahihintulutan ang anumang karumal-dumal niyong gawain dito sa Kastilya. Kung ayaw niyong sumunod sa patakaran ko, malaya kayong lumayas ng baryo. Simulan niyo nang maghanap-hanap ng ibang lugar. Galit na sagot naman dito ni Pekto. Nang marinig ito ng unano, tumawa lang naman ito habang inilalahad sa kanya na imposible ang nais niyang mangyari. Wala pang antingero ang nakakapagpalaya sa kanila sa lugar na yon, gawa ng lahat ng mga nagmamatigas sa kanilang gusto. Nagagawa nila itong paamuhin o di naman kaya'y patayin. Binalaan din siya noon ng nilalang na kapag muli niyang sinubukang manggulo sa merkado, hindi na siya mapapatawad ng kanilang pinuno. Matapos itong marinig ni Pekto, kalmado naman siyang tumalikod sa unano nang hindi umiimik. Sa isip-isip niya, magugulat ang mga demonyo sa kanyang mga gagawin sa pagsapit ng mga susunod na araw. Nang makalayo-layo na siya sa merkado, bahagya niya itong pinagmamasdan habang itinatatak sa kanyang isipan ang gulong kanyang pinasok. Alam niya sa kanyang sarili na hindi na niya maibabalik sa dati ang mga pangyayari, kung kaya't pinili na lang niyang paghandaan ang mga susunod na kaganapan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga siyang nakabalik sa kumbento. Nadatnan niya noong nagro-rosaryo si Padre Dama kung kaya't ninais niya itong hintaying matapos. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, tuluyan na ngang nagwakas ang pagdarasal ng kanyang maestro. Marahan naman niya itong nilapitan upang ibalita dito ang mga naganap sa merkado. Nang marinig ni Padre Dama ang kanyang sinabi, bigla naman itong napatahimik gawa ng hindi niya inaasahang kukomprontahin ni Pekto ang mga nilalang sa unang araw ng kanyang pagmamanman. Pekto, hindi ba't ang sabi ko'y pag-aralan mo ang kanilang ginagawa? Bakit mo naman pinatay ang matador sa merkado? May nagawa ba siyang mali sa'yo? Bungad na tanong ni Padre Dama sa kanya. Wala po siyang nagawang mali sa akin, Padre. Pero hindi ko po maaatim na makita ang isang bangkay ng tao na walang awa niyang pinagpipira-piraso. Marapat lang sa kanyang ginawa ko at wala akong pinagsisisihan sa bagay na yon. Sagot naman ni Pekto sa kanyang maestro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad naman ni Pekto na walang nagawa ang mga nilalang sa kasalukuyan niyang tinataglay na kapangyarihan. Kahit alam niya sa kanyang sariling may iilang sapi ng mga demonyo ang mga tindero doon, nasisiguro niyang wala yung panama sa anumang uri ng pakikipaglaban, espiritual man o pisikal. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagyang natigilan naman sila sa kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng isang napakalakas na pagkatok sa entradang pinto ng simbahan. Dahil sa paulit-ulit nitong panggagambala sa kanila, kung kaya't napilitan na noon si Pektong kausapin ang mga panauhin na nasa labas ng kumbento. Pagrinig niya sa boses ng nilalang na nasa labas, agad naman niyang napagtanto na ang padre de pamilya ng aswang na nagpagamot sa kanya ang kanyang kasalukuyang kausap. Manong Pekto, kayo po ba yan? Maaari niyo ba akong papasukin? Madali lang ho, may mga balita akong daladala na nais ninyong malaman. Wika ng aswang habang mahinahon nitong kinakatok ang pintuan ng kumbento. Matapos itong marinig ni Pekto, dali-dali naman niyang binuksan ang pinto kung saan bumungad sa kanya ang lalaki na dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Sa pagbalik nito sa kaanyuan ng pagiging isang tao, kalmado naman yung pumasok sa kumbento sa kabila ng mga pangontrang nakabaon sa paligid. Sa pagdating nila sa sala, agad namang inilahad sa kanya ng lalaki ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa merkado. Ayon dito,
ipinakalat na ng may-ari ng merkado ang kanyang ginawa. At naghulog na din ito ng pabuya sa sinumang aswang na makakapas lang sa kanya. Ang balitang yon ay kumalat sa halos kabuuang angka ng mga aswang sa buong Kastilya na siya namang labis na mapanganib para kay Pekto. Dagdag pa ng nilalang, paniguradong hindi titigil ang mga ito hanggat hindi nakukuha ang kanyang ulo. Okay, pasensya na kung kahapon hindi ko kaagad nasunod yung 21. Pero ngayon, try natin 21, 22, 23. Paintayin na lang ako sa dalawa. Yun lang. Salamat.